panahon na ng Semana Santa. Tinawag itong Semana Santa dahil sa paghihirap na kusang loob na pinagdaanan ni Jesus hanggang sa ipako siya sa cross upang bayaran ang kasalanan ng kanyang mga hinirang. Ang Semana Santa rin ay naging palaala sa ating mga Kristiyano kung anong nangyari sa pagkapako kay Jesus sa cross. Malawak ang paksa tungkol sa crucifixion ni Jesus, pero sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 medical facts o katotohanan sa hirap na naranasan sa pagkapako ni Jesucristo sa cross. Bago tayo mag-umpisa, mag-like at subscribe. May mga eksperto sa medical science na naglabas ng mga articles kung anong naranasang hirap sa physical ni Jesus mula sa Hardin ng Getsemani hanggang siya ay mamatay sa cross. Number 10, pawis tulad ng dugo. Ito ay ang nangyari matapos ang huling hapunan at bago ang ginawang pagtraidor ni Judas kay Jesus. Itinala ni Lucas na sa panahon ng pagdarasal ni Jesus sa hardin, ang pawis niya ay naging tulad ng dugo. Ang madugong pawis ay kondisyon na tinatawag na hematidrosis o hemohidrosis. Ang hematidrosis ay isang napakabihirang kondisyon kung saan nagpawis ka ng dugo. Ito ay isang kondisyon kung saan ang mga capillary blood vessels o mga pinong ugat sa sweat glands ay pumutok at naghalo ang dugo at pawis. Kaya ang pawis ay parang dugo. Nangyayari ito sa isang tao kung siya ay nasa kondisyon ng matinding physical at emotional stress. Si Jesus sa gabing iyon ang pagdarasal ay nasa matinding physical at emotional stress pagkat alam niya ang paghihirap na kanyang mararanasan simula ng gabing iyon. Number 9, pagbugbog. Matapos ang pagdakip kay Jesus, dinala siya sa mga punong pari para litisin. Dito, naranasan ni Jesus ang unang pisikal na pang-aabuso sa kanya. Sinuntok ang kanyang mukha, sinampal, dinuraan, at binunutan ng mga balbas habang nakapiring ang kanyang mga mata. Kinukutya din siya na kung totoo na siya ay anak ng Diyos, hulaan niya kung sino ang sumuntok sa kanya. Ayon sa mga eksperto, matindi ang trauma at epekto sa psikolohikal ang mararanasan ng isang tao sa pambubugbog na nakapiring ang mga mata at alam niyang wala siyang kasalanan. Sa tindi ng pagkabugbog kay Jesus, maaring ang kondisyon niya physical ay humina dahil sa mga pasa at malamang dehydrated din siya. Naisulat din sa Biblia na ang kanyang mukha ay halos hindi na makilala. Number 8, paglatigo. Ang paglatigo kay Jesus ay ginawa pagkatapos siyang litisin sa harap ni Poncio Pilato. Ang biktima ay hinuhubaran at itinatali ang kanyang mga kamay sa isang poste. Siya ay lalatiguhin mula sa kanyang likod pababa hanggang sa kanyang mga binti. Ang paglatigo ay ginagawa para pahinain ang biktima at paikliin ang kanyang buhay sa cross. Ang latigo na ginagamit ay may bola na bakal na nakatali ng ilang pulgada mula sa dulo ng bawat leather thong sa latigo. Minsan, ang dulo ng bawat latigo ay may nakatali ng mga matutulis na metal o buto ng hayop sa dulo. Ang matutulis na metal o buto sa dulo ng latigo ay kakapit sa balat at sa kailaliman ng kalamnan na kapag hinila ay siguradong mapupunit at madudurog ang laman. Ito ay nagdudulot ng matinding sakit at pagdurugo. Si Jesus ay nilatigo ng 39 na beses. Durog ang balat at kalamnan at maraming dugo ang nawala sa kanya. Number 7, koronang tinik at kapa. Matapos ang paglatigo, patuloy ang pangungutya ng mga sundalong Romano kay Jesus bilang hari ng mga Hudyo. Binigyan nila si Jesus ng kahoy para kanyang hawakan bilang setro. Sinuotan ng koronang tinik at sinuotan ng kapa ang kanyang likod. Kunwari ay sinasamba nila si Jesus na may kasamang pagkutya. Pagkatapos ay kinuha ang kahoy na hawak ni Jesus at idiniin sa koronang tinik na suot niya. Ito ay nagresulta ng matinding sakit at pagdurugo sa anit ng ulo ni Jesus. Ayon sa mga doktor, ang ulo ng tao ang isa sa mga bahagi ng katawan na maraming dugo ang lalabas kapag nagkasugat ito dahil sa mga sensitibong mga tissues sa anit. Isa din sa masakit sa yugtong ito ay ang kapa sa likod ni Jesus. Presko pa ang mga sugat sa likod ni Jesus at may mga dugo pa tapos nilagyan ng kapa. Ang kapa ay didikit sa likod na may sugat at dugo at magkakaroon ng blood clot. Nang tinanggal ng mga sundalo ang kapa ni Jesus,
Magdudulot ito ng matinding sakit sapagkat sasama sa kapa ang balat o dugong natuyo sa likod ni Jesus. Number 6. Hypovolemic shock. Sa naranasan ni Jesus na pagkabugbog, paglatigo at paglagay ng koronang tinik sa kanyang ulo, maraming dugo at likido ang nawala sa kanyang katawan. Sa kalagayang ito, maaring ang katawan ni Jesus ay magsisimula ng makaranas ng hypovolemic shock. Ang hypovolemic shock ay isang life-threatening condition kung saan mahigit 20% ng dugo o fluid supply ang nawala sa katawan ng tao. Ang matinding pagkawala ng likido sa katawan ay magpapahirap sa puso na mag-pump ng dugo papunta sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kung hindi maagapan, ang hypovolemic shock ay maaaring humantong sa multiple organ failure. Maaaring si Jesus ay nakaranas ng ganitong kondisyon na malapit ng humantong sa pagkasawi. Gayunpaman, kahit masakit at nanghihina ang katawan, patuloy pa rin si Jesus sa susunod na pagpapahirap sa kanya, ang pagpasan ng cross. Number 5. Pagpasan ng cross. Pagkatapos ng paglatigo, papasanin ng biktima o ni Jesus ang cross papunta sa labas ng syudad kung saan siya ipapako. Ang cross ay mabigat at hindi kayang pasanin ng isang tao. Ito ay tumitimbang ng 136 kilograms o halos kasing bigat ng 2.5 sakong bigas. Kaya ang pinapapasan ng biktima ay ang pahalang na bahagi ng cross na tinatawag na patibulum na tumitimbang ng 35 to 55 kilograms. Pero dahil nanghihina na si Jesus, nahihirapan siyang pasanin ito at madalas siyang natutumba. Buti na lang, may tumulong sa kanya na magpasan. Maliban sa nanghihina ang katawan ni Jesus, nahihirapan siyang pasanin ang patibulum dahil sa kanyang mga pasa at malalim na mga sugat. Ang kahoy naman na ginamit ay hindi makinis na kung dumikit o lumapat sa sugat ay nagdudulot ng matinding sakit. Nangyayari din ito nang ipako si Jesus sa cross, ang kanyang likod na puno ng mga sugat ay dumikit sa magaspang na cross. Number 4. Pagpako sa kanyang mga kamay. Ang pagpako sa mga kamay ng biktima ay hindi ginawa sa kanyang mga palad dahil hindi nito kayang suportahan ang bigat ng katawan. Sa halip, ang pagpako ay ginawa sa kanyang wrist o sa may pulso, sa gitna ng dalawang buto na tinatawag na radius at ulna. Ito ay katuparan sa propesya na wala na isang buto ang madudurog. Ang pako na ginamit ay may haba na 6 to 9 inches na maaaring tumama sa median nerve ng kamay. Ang pagtama ng bakal na pako sa median nerve ay nagdudulot ng matinding sakit at ang pagkasira ng nerve ay maaaring makaparalisa sa kamay. Number 3. Pagpako sa kanyang mga paa. Ang pagposisyon sa paa ang siyang pinakakritikal na bahagi ng crucifixion. Dito ay binaluktot ang tuhod at isang pako lang ang gagamitin sa dalawang paa. May mga artery o ugat na matatamaan na magdudulot ng matinding sakit. Pagkatapos may pako ang mga paa, dito magsisimula ang totoong layunin ng crucifixion. Ang paghihirap ng biktima sa sakit na nararamdaman hanggang sa mamatay ng dahan-dahan. Ang pagpako ng mga kamay ang magdadala ng bigat ng buong katawan. Ang kanyang posisyon naman ay magpapahirap sa kanyang paghinga. Upang makahinga ng maayos, kinakailangan na itulak niya ang kanyang katawan pataas gamit ang kanyang mga paa na nakapako. Pag hindi na kaya ng paa ang sakit, bibitiw siya at bibitin na naman ang kanyang katawan at lilipat naman ang sakit at bigat ng katawan sa kanyang nakapakong mga kamay. Pag kailangan na naman niyang huminga, itutulak uli ng paa ang kanyang katawan paitaas. Hihinga, tapos bibitin na naman. Ito ang nararanasan ni Jesus nang paulit-ulit hanggang sa mamatay. Number 2. Alak na hinaluan ng apdo. Ang pagbigbigay ng alak o suka na may apdo sa biktima ay kailangan o requirement sa batas ng mga Romano. Ang alak na ito ay nagsisilbing mild pain reliever o may epekto ng pamamanhid ng katawan para maibsan ang sakit. Ayon sa sulat ni Apostol Marcos, hindi ininom ni Jesus ang alak. Nang malapit ng katapusan, sinabi ni Jesus na, "Nauuhaw ako." Ayon sa sulat ni Apostol Juan, kumuha ang sundalo ng sponha at isinawsaw sa maasim na alak at ikinabit sa sanga ng isupo at inilapit sa bibig ni Jesus. Nang masipsip ni Jesus ang alak, sinabi niya, "Tapos na." Inayuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga.
Number 1, sinaksak ng sibat. Karaniwan, kung gusto ng mga sundalo na mapadali ang pagkamatay ng biktima, dudurugin nila ang mga paa para mahirapan na siyang itaas ang kanyang katawan para huminga. At ang panghuli ay ang pagsaksak gamit ang sibat para siguradong patay na ang biktima. Tingin ang mga sundalo na patay na si Jesus. Hindi na nila dinurog ang kanyang mga paa. Sa halip, sinaksak ng sibat ang tagiliran ni Jesus at dumaloy ang dugo at tubig. Ang tubig na inilarawan ni Juan na dumadaloy ay marahil ang tinatawag na serous pleural at pericardial fluid na namumuo dahil sa shock at blood loss. Ang likido na ito ay may posibilidad na naipon sa chest cavity at lungs. Kabarangay, ang napanood mong video ay ang paghihirap na naranasan ni Jesucristo sa cross bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Si Jesus ang nagsakripisyo, ibinigay ang lahat, ang kanyang buhay, dugo, laman, para tayo ay tubusin sa tanikala o pagkaalipin na nagpahirap sa atin dahil sa ating kasalanan. Hindi pa huli ang lahat. Ngayong Semana Santa, tayo ay magbalik loob sa Diyos at magkaroon ng bagong buhay, bagong pag-asa na kay Jesus lang natin makikita. Abangan mo ang susunod na video tungkol sa paano tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe.